tawag dun eh. Ay! Huwag saktan niya! Na ikaw! Sasaktan niyan! Princess, kasal kayo ni Opo. Paul. Ilang taon na kayong kasal? 22 years po. 22 years. Opo. Siya ay isang seaman. Opo. Ilang taon na siya na bumabiyahe? Ano na rin po? Nasa 18 years. 18 years na rin. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. Yung 21 years old. And 13 years old and po. And 13 years Opo. Old. Si 21 years old ang actually na kumukuha ng video. Opo. Okay. Sa kanyang 18 taon na pagsakay at pagbaba ng barko, umuuwi naman siya sa'yo? Opo, opo. Umuuwi naman siya sa'yo? Opo. Nitong huling mga taon, during the pandemic, opo. Nakauwi pa rin siya. Sa makatuwid, kailan o nagkaroon ba ng panahon na nanlamig kayo sa isa't isa o may pagdududa ka na may iba siyang babae kaya mo siya nasundan dito? Ano po kasi, selosa talaga ako po. Pero nung since na sumali siya sa alumni ng basketball nila, volleyball, sinabihan ko na siya na huwag na sumali dahil nga may ganyan na pangyayari madalas. Kaya nung sumali siya si 2019, hindi na rin ako dati nakakasama pa ako sa kanya. And then nung 2021 hindi na rin nag-start siguro sila niya nung 2021 kasi hindi ko rin naman alam na gagawin niya yung gano'n kasi sinasabihan ko siya palagi, hindi ko naman siya nasasamahan palagi dahil sa bahay ako maraming gawa. Nung last year naman po, last year, nag-start na, iba na yung pakiramdam ko. May alumni pa rin po sila noong August, umuwi siya. Ibig sabihin, itong kanyang babae ay kaklase niya? O, batchmate po. Batchmate. O okay, po. Batchmate. Alumni high school, college? High school po. High school. O okay. And then yung last year po, August, umuwi na po siya. Pinayagan ko naman siya. Hindi lang ako makasama sa kanya dahil po nagpapagawa kami ng bahay nung time na yon. And then hindi ko siya masyado maasikaso. Pero iba na yung pakiramdam ko. Nag-aaway na kami dahil iba yung pakiramdam ko sa babae dahil tumatawag na yon. Okay. Nasaan ako yung phone. Kinoconfront mo ba siya? Opo. Pinamukha mo ba sa kanya na, uy, Paul, opo, ito? Sinabihan ko. Anong sabi niya? Sabi ko, yung babae tumatawag. Anak mo yung nakakasagot, nakikita ng anak mo. Dahil yung cellphone ko pa nasa anak ko. Tumatawag saan? Yung babae, sa messenger po. A messenger call? Opo. Nenabura ko na kasi yung ano po, screenshot nun eh. Okay, messenger call sa account ng asawa mo. Opo. Pero na-access mo. Opo, kasi dati na, kami yun lang dati ginagamit namin. Isa lang. Pero ayan, pangalan ninyong dalawa. Minsan opo. May mga ganyan eh. Okay. Kaya lang, madalang po ako magbukas noon. Yung time na yun, nakabukas po yun sa cellphone ko na ang gumagamit yung anak ko. Okay. Kasi nawala yung cellphone niya. Yun, yung babae, tumatawag yun. Minsan may mga emoji-emoji pa. Sinabihan ko na siya. Yung babae, iwasan niya po. Sinabihan ko na. Oo daw, oo. And then one time, ito bang babaeng ito ay may asawa din? Hiwalay po. Hiwalay. Opo. Okay. And the one time po na September, hindi ko na ginagalaw yung cellphone niya. Kasi yung cellphone niya, lagi niya nang hawak po. Mm-hmm. May password. Mm-hmm. One time na nagalaw ko, nahulaan ko lang yung password, may nakita akong dummy account. Hindi ko na sinabi sa kanya yon. Mm-hmm. Sinabi ko sa kanya yon nung umalis na po na nag-inaaway niya ako palagi. Mm-hmm. Wala naman, wala daw yon yung dummy account. Dummy account na Facebook. Opo. Na may messenger. Opo. Okay. Pero, so parang doon nila, doon sila nagkakausap. Meron din yan po, meron yung line, hindi ko ginagalaw yan. Madalang po ako, pag kinutuban ako, doon ko lang ginagalaw yung cellphone niya talaga. Okay. And thanks God naman, nahuhulaan ko yung password. Itong pangyayaring ito, yung nahuli mo siya sa motel, no? Opo. Paano nangyari ito? Alam mo o nagkakaroon ka lang ng kutob? Kutob o ano po. Ba? Kutob. Kasi po, nung bago yan umalis, yung dadalig,
hatid ko na siya ng airport ng December 27. Okay. Ewan ko, nakalapag yung cellphone niya, naliligo siya, pinakailaman ko, may nakita akong nag-send siya ng money. Tinanong ko siya. Ang sabi niya, hindi daw po yung Eileen. So, hindi ako naniwala. Dahil yung Eileen, tinawagan namin, nagsabi, Eileen yung pangalan, yung may-ari ng numero. Kaya po, nag-away kami noon. Simula noon, lagi na kami nag-away. Nagpadala siya ng pera. Opo. Sabi niya, may umutang daw po siya. Oh. Yun yung sabi magkano niya. Magkano naman itong perang to? Pesos ba ito? Pesos ba? Po. Dollar? Pesos po. Umutang daw siya ng pera dun sa baba. Hindi ko alam na sila na po nun. Magkano pinadalang pera? 20. Laki, 50 ah. Daw yung kulang niya. So, 20 mil? Pinag-awayan namin po yun. Ang inaano ko lang naman, bakit hindi niya sinabi, pinaiiwas ko sa dun sa babae. Hindi kaya kung talagang sila, edi sabihin sa'yo. Opo, yun nga po eh. Diba? Tapos natin ipagpipilitan ng sarili natin. Simula nun po, lagi na ako inaaway. Sinasabi niya, ma'am, sa totoo lang po, torture ako, ma'am. Si Paul Michael Sorilla. Yes, ma'am. Yes, ma'am. At ikaw ay inaakusahan na meron kang ibang babae o may kabit ka, may kinakasama ka. Anong masasabi mo? Bali, may case na po kung pina-file dyan. And I think diba po, siya pa nag-file ng case. Opo. Opo. Ikaw ang nagkaso. Opo. May kaso ka na inihain laban kay Princess? Yes, ma'am. Anong kaso ito? Pwede po bang hindi mabanggit? Kasi po, bali, on process na po yung case. Kaya po, gusto lumapit po ako dito kasi may attorney na siya. Ibabalik na rin niya ako or kung anong, ewan ko anong kaso niya po. Kaya ako walang attorney, kaya nandito po ako. Pero may natanggap ka na ba? Wala po akong natanggap na sumon. Wala po. Siya meron po. May hearing ako dahil nauna ako sa kanya dahil nung time na yun. Sige. Kung ayaw mo naman pag-usapan, hindi ka naman namin pipilitin, Paul, no? Pero ito lang, kasi merong ebidensya dito si Princess na nakita talaga kayo, ikaw, na nasa isang motel. At kasama, actually, anak mo yung kumuha ng... Opo, yung panganay ko po. Sila po yung tumulong, dalawang anak ko. Sila yung tumulong sa akin para, kasi hindi na ako nakakatulog po talaga. Mula January, ang laki ng binagsak ng katawan. So, paano mo nalaman ito? Kutob lang tapos sinundan mo? Opo, nung dumating po yan ng May 11, itong taon na ito? Opo, hindi siya nagpasundo. Iba na yung pakiramdam ko. And then yung sinabi bakit gantong oras, ang ginawa ko, nakasabi ko, anak, tulungan, tingnan natin yung gamit ng daddy mo. Nakita namin yung uwi niya, is 7. And then yung mga kasabay niya, hindi niya alam, chinachat ko rin po kung kanino siya sumabay. And then, araw-araw, pag lumalabas siya, pinapasundan ko rin po siya kasi sumisegway. Sabi ko, para sumisegway to yung mga or... Basta marami po. Kada alis niyan, pinapasundan ko po siya. Ano pa ako pero hindi rider. Kayo hiwalay, ha? Hindi po. Ikaw, Paul, ano ba ang relasyon ninyo? Actually, ma'am, nag-aaway na po kami niyan madalas for almost, I think, we have a big fight. January. I think 2015. I started already a big fight with him with the 2015. And that is will be the case. Yan yung ipa-file ko na case. 2015? Marami na po baling naging dahilan at nagkataon lang po talaga na napuno lang po ako. Pero dapat sinabi mo sa akin na ayaw mo na. Sandali lang. Paul, sinasabi mo 2015 pa lang pero umuwi ka pa rin sa inyo kada baba mo ng barko. Tama? Yes, attorney. Bali, okay. As a respect to my child na lang po, na kala ko may pagkakataon na maayos ko or mabago yung ginagawa niya po. Okay. But unfortunately, there is some instances while I was on board na meron pa ako mga na-discover that meron po ako yun. That can prinin cause ko yan din more problems, sir. Huwag ka mag-alala. Prinin ko yan, mga sinasabi mo, meron na labas-labas ko, meron daw akong puntomboy. Huwag ka maalala, ako rin. Prinin ko yan mga pinagsasabi mo sa akin na binabato mo sa akin. May mga akusasyon siya sa'yo. Meron daw po ako. At napag-usapan ninyo ito. At nung meron nasa kang, on-board po siya. On-board siya. Mga January. Gaano katagal na ito? Etong January kasi sabi niya, mayroon daw akong karelasyon na tomboy. Yung friend ko since high school po yon, alam ng family ko, pasakasaba ko, niya. Tapos ang dami niya sinasabi. Pero lahat po yon, nakita ko, print, nakaprint naman po yon. Kasi hindi ko alam na sila na ng babae, May 2, 2022. Nasaktan na ako, meron akong medical, nagkapasa ako, nagkasugat-sugat ako. Pinagtabuyan mo kami ng anak mo, imbis na kami, kalmahin mo, anong ginawa mo?
Tama ka naman. May kita mo sa video yan eh. Kung tao ka, kung ama ka, gusto mong maayos. And then 2 weeks lumipas, sabi mo makikipag-usap ka, walang sulsol, di ba? Sinabi mo. Paano ano, kami palalapit sa iyo ng anak mo para mag-sorry, magkausapin ka? Bali po, lahat ng accusation niya is on the process na po na pag-uusapan sana po sa korte. Kasi I was planning to do it in a legal way na po sana. Legal way kasi may pera ka. Kami walang attorney, hindi, diba? Hindi po yun. Kasi ako po yung siguro I was trying to English yung parang pa? Itago lang muna at pag-usapan in a legal way. So, kasi po kung plano kong tumakas, nagtago na po ako or umalis. Kasi I was expecting to umalis na po pero hindi ko siya tinanggap. Sabi ko, I will face these charges. So ngayon, nakikipag-coordinate lang po ako sa, syempre, sa mas may nakakaalam kung ano yung dapat gawin in a legal way na hindi po gagamitin ang social media para sirain ang pagkatao ko po. So hindi bali hindi na namin pinose. Dito sa pangyayaring ito, hindi naman nakailangan na ibang tao pa ang sumira, Paul. Tama po. Mukhang yan, may mga ginawa ka na dun pa lang ikaw na mismo ang sumira sa pamilya mo na hindi mo isinaayos. Bali, kaya nga po, I will face it, hindi po ko tumatakbo. But in a process po na dapat na tahimik lang po na pag-uusapan namin mag-asawa. Hindi naman po ako tumatakbo eh. Nandiyan lang po ako nakatira sa mother ko at alam niya naman po yun dahil kausap niya yung mother ko. Ako pupunta sa inyo? Kami ng anak mo? Siguro, alam mo... Can I speak one more, sir? Attorney, can I add one more? Sige, magsalita ka. Apo, one more thing is, nagpadala sila ng summon, hindi ko na-receive. So, yung mother ko ang nakasagot, wala naman po siyang maisagot na ano, kaya sinabi niya, talk to our lawyer. Kaya nung nalaman ko yun, sinabi sa akin ng mother ko, agad-agad kong tinawagan yung mga tumawag sa akin, and suddenly, nalaman ko na may second hearing na sila. So, sabi ko, that is the time na sinabi ko po, wait po, pupunta po ko dyan, at makikipag-usap. Paul, ikaw na rin mismo ang nagsabi, no, na meron ng kaso, at ikaw rin maghahain ka ng kaso, pero ang hindi pwedeng kasuhan ay yung relasyon mo sa mga anak mo. Tama, 21 years old na, of age na yung panganay, pero meron ka pang 13 years old. Dapat yun ang isipin mo. Opo. If you're going to see the case po na ika-file namin, yun po ang talagang pag-uusapan namin. Yung 13 years old kong anak po, bali siya nga po ang pinaka-target kong kung paano ko siya masusustentuhan or ibibigay yung pangangailangan nila. I was expecting nga po pupunta sa kanila to ask older bits kasi I'm still a responsible father. If you're going to check my record, hindi ko sila pinabayaan. Any kind of finances, lahat po ng pangangailangan nila binigay nila. Bakit kaya ganyan ng mga lalaki, no? Na basta kailangan lang nila ma-establish na hindi sila nagkulang sa anak nila at hindi sila nagkulang sa pagbigay ng sustento o sa pera. Hindi ba ninyo naiintindihan yung konsepto ng infidelity? Opo. Yes, ma'am. Naiintindihan ko po yun. Kaya lang po, ma'am, dumating yung point na... Infidelity, unfaithfulness, pakikiapid, paghahanap ng ibang ligaya, samantalang may asawa ka na may responsibilidad ka. At pamilya. Paul, sana para sa mga anak mo, iba dapat ang pag-iisip mo? Pera. Hindi lahat nadadala sa pera at sa pagbibigay ng sustento, yung emotional abuse. Ibang usapan yan, ha? Yung dinaanan ng anak mo na kahit na 21 years old siya, walang kinikilalang edad, ang abuso at yung trauma. Akalain mo na makita ka kasama ng ibang babae sa isang motel at kitang-kita pa doon na pinagtanggol mo pa yung babae. Ikaw pa yung humarang. Ang masasabi ko lang po doon sa pangyayari nun, she is more aggressive on that day. May naiintindihan ko po yun.
Pero ang iniwasan ko lang po is magkakakitan talaga sila. Kasi may hawak po siyang ano eh. May hawak po siyang scissor gunting. And he's attempting to hurt that girl. Ayun na nga, instinctively, pati ako, natitrigger ako eh. Kasi instinctively, dapat ikaw lumapit sa asawa mo. Ako lang ha, sa akin ha, kung, at sa anak mo. Hindi yung, ewan ko, napaka-warped nung pangyayari eh. Ayan, nagagalit na yung ating mga ano, netizens. Na mga netizens natin, natitrigger din sila sa pag-i-English mo. Pati English mo, pinapakailang. Diba, tanong nila, attorney, ano bang gusto ano? Mo, yakapin ka pa ng misis mo. Oo, ikaw dapat ang yumakap. Naku, Diyos ko, baka sakaling nahimasmasan pa si Princess. Gusto ko lang sabihin sa'yo ha, na napakatatag mo at napakatibay mo at ang ganda mo. Huwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili mo dahil hindi natatapos dito ang buhay mo at ang buhay ng mga anak mo. Anak ko lang nagsasabi sa akin, ma'am. Gusto ko patawarin. Ay, hindi natin patawarin. Yeah, ma'am. Yung anak ko, yung panganay, at yung bunso ko, ma'am, kanina nag-text pa sa akin, ma'am, yung inaban mo. Oo. Kaysa naman ikaw, yung mawala kaming mami. Kasi nakita, yung bunso ko, ma'am, hindi yan nakita. At wag na natin ipakita, pero ako, I feel for pero her. Pero may trauma kami, ma'am, parehas. Nag-ano kami, ma'am. Just because of age na, o 21, wala sa edad yung kakayahan para malampasan yung trauma. Pero inaantay kaya, lang, ma'am, na ano ko, ma'am, mag-sorry sila. Nung babae, kasabing kami. Pero hindi nung mamalapit. Paul, kinausap mo ba yung mga anak mo man lang? Dapat nilapitan mo. Alam mo, iba. May chance ang, ma, ang lumapit eh. May one message siya sa akin, yung bunso ko, na nagsasabi na she went to the hospital. Babae ba yung bunso? Lalaki po. Okay. Hindi ma'am kasi ma'am, noong time na yon. Mali ang English mo. He. Okay po. Pumunta po siya sa hospital. And agad-agad kami tumakbo ng mother ko. Hindi ako pumunta sa hospital. Naglalakad kami ng kaso sa police. Nag-collapse ako. Ayun. Meron po akong ebidensya na sinend sa akin na nagpunta sila sa hospital. Oo, nag-collapse ako. Tapos, doon sa hospital sa pulis, pumunta kami ng Skyland. Dinala ko ng panganay ko. Kaya sabi ko sa anak ko, bakit ka nag-send? Bakit ka nag-send ng picture? Pupunta na ako. Sabi ko, wag na. Pwede, ano ang sabi niya? Nagpapaawa lang yan. May medical ako na ilang beses ako nag-collapse. Wag ako dahil nilalakad namin yung kaso. Princess, may laban ka ha? May laban ka, may laban ng mga anak ko. Ang gusto ko lang na makulong sila ng babae dahil sila pa matapang. Yun lang. Kahit ano ikaso niya sa akin, naharapin, sasagutin ko yan. Sa mga anak ko, Mark, Kuya Badye, pasensya na sa nagawa ni Dabby. Hindi ko gustong gawin ito, pero dumating na yung panahon, usok dulan, na napuno na rin si Daddy. So for almost 20 years, I would say 22 years, na nag-taste ako, siguro may isang pagkakataon lang na talagang bigla na lang ako sumabog. Kilala nyo ako, napakatahimik kong tao. Kilala ka talaga ng ano mo. Hindi ako mapalakibo. Kung ano lang ang gusto nyo, binibigay ko. Pero sa hirap na dinanas ko sa pagtatrabaho sa barko, may mga pagkakataon na halos nawala din ang buhay ko. Then after, malalaman ninyo na yung mga pinaghirapan ko ay mas maraming nakikinabang. Yun po ang masakit na katotohanan ng buhay ng mga seaman. At minsan, nagkamali kami, oo, nagkamali po kami. Pero minsan, tignan naman po nila ang buhay naming mga seaman at kung ano. Sir, wag niyo pong lahatin yung mga seaman, sir. Nating lahatin ang mga seaman. Kikilala akong seaman, ang bait-bait. May sagot ako dyan, Paul. Si Nico Torres. Birthday ni Aileen ngayon. Iba to mo yan sa pamilya ko, may sagot ako dyan. Kung sino maganda buhay. Yun na lang po. Basta tumingi akong pasensya sa mga anak ko, kay Mark at saka kay Badje. Pero I assure them, hindi ko sila pababayaan. Hanggang magkaroon sila ng pamilya, tutulungan ko po sila. At kahit araw-araw kong papachal dyan, lahat gagawin ko bilang ama, gagawin ko pa rin po. Yun lang po. Sa akin po, gusto ko lang talaga makulong silang babae. Yun lang. Sa'yo, D. Kung ano man yung sinasabi mo sa pamilya ko,
sasagutin ko yan. Sino yung magandang buhay? Tumulong ako sa pamilya ko. Nakita mo, parehas ko tinutulungan. Ako, yung pamilya mo, nakisama ako sa kanya. Ikaw, ni minsan nakisama ka ba sa pamilya ko? Hindi, dinadown mo. Dinadown mo. Sinasabi mo, mahirap ang tulong na andun. Tingnan mo yung kabilang side. Kung sino, mas maraming tulong na binigay ko sa side mo, hindi sa side ko. Sa side ko, tumutulong ako, pero sa financial, pero pag kailangan ko ng ibang bagay, sila, natatakbuhan ko. Sa inyo, hindi. Never akong humingi ng tulong sa inyo kahit nagbibigay ako. Alam mo yan. Mensahe na lang, ma'am, para kay Aileen Villaverde po. Yan, si Aileen, ang kapal ng mukha mo. Grabe ka. Nagpo-post ka pa, hinayaan ko lang yung pamilya ko mag-post. Minsan nakakapag-post ako. Pero hindi ko na matees, pero ikaw, ang dami mong pampost, kung makapagsalita ka pa, parang alam mo yung pagkatao ko, yung mga sinabi sa'yo ng asawa ko na imbento. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo, princess. Baka ito lang ang mitsa para mas gumaan at mas bumuti pa ang buhay mo, ha? Tatandaan mo yan. Huwag kang magpapatalo sa pangyayari. Sige po, ma'am, okay. Ganito na lang po. Asistehan na lang po natin, attorney. Yes. Opo. Paasistehan po namin kayo na makapag-file po ng kaso. Opo. At sa psychiatrist po, ipapaschedule din po namin kayo. Lalo na yung opo. Kami na pong bahala sa psychiatrist, sa psychologist po ninyo, assessment po ninyo. Sa mga anak ni din po, ipapaschedule din po natin. Dahil malaking trauma din po ito sa kanila. Lalo na po yung nakita po, dalawa po nila. Doon po sa motel. Sige po, ma'am, kausapin po kayo ng staff po namin sa kabilang studio. Salamat po, Ma'am Mary Princess Aurelia po.